Isang mapagpala at masiglang umaga, mga bata. Masaya ako na kayo'y muling makasama para sa isang panibagong aralin na magbibigay sa atin ng mga kaalaman na magiging gabay natin sa paggawa ng mabuti sa sarili at sa kapwa. Ako si Ma'am Imelda M. Torres ng Canumay West Elementary School, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao 5 para sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin. Bilang panimula, mayroon muna akong ilang paalala sa inyo. Una, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. Pangalawa, sumali o makilakok ng buong husay sa mga pagsasanay. Pangatlo, maging magalang at maingat sa pagbibigay ng sagot sa comment box. Pang-apat, gamitin ng tama ang mga FB reaction buttons at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay, katulad ng inyong mga nakikita sa ibaba. Panglima, isulat sa comment box ang mga sumusunod: ang salitang present, ang inyong buong pangalan, at ang pangalan ng inyong paaralan. Ngayon, mga bata, bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang makapagsulat sa comment box ng inyong attendance. Sundan lamang ang halimbawang nakikita sa inyong screen. Magsimula na. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Ito ay nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat, tulad ng pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan, at pangkalikasan. Para sa ating unang gawain, sagutan natin ang subukin. Para sa panuto, i-type sa comment box ang salitang check kung sang-ayon ka sa sinasaad ng bawat pangungusap. At tekis kung hindi ka sang-ayon. Handa na ba kayo, mga bata? Pakibigyan nyo nga ako ng isang thumbs up. Salamat. Unang bilang. Pagsunod palagi
sa ipinatutupad na oras ng curfew, check o X. Ang tamang sagot ay check. Pangalawang bilang. Ang batas ay para sa mayayaman at may katungkulan lamang. Check o X. Ang tamang sagot ay X. Pangatlong bilang. Ang mga batas ay ginawa upang magkaroon ng kaayusan ang komunidad. Check o X. Ang tamang sagot ay check. Pang-apat na bilang. Ang pagsunod sa batas ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Check o X. Ang tamang sagot ay check. Panlimang bilang. Maaaring sumalungat sa mga batas ng walang basihan. Check o X. Ang tamang sagot ay X. Kung nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot, mahusay mga bata. Para sa susunod na gawain, sagutan natin ang balikan. Ito ang panuto. I-type sa comment box ang W kung wasto ang ipinapakitang paggalang sa kapwa. At HW kung hindi wasto. Handa na ba kayo? Unang bilang. Pakinggan ang opinyon ng kaklase sa paksang pinag-uusapan at igalang ito. W o HW? Ano ang tamang sagot, mga bata? Tama ka, W. Pangalawang bilang. Gamitin ang personal na cellphone ng iyong kapatid nang walang paalam. W o HW? Ang tamang sagot ay HW. Pangatlong bilang. Pag-iingay habang may online class ang iyong nakababatang kapatid. W o HW? At ang tamang sagot ay HW. Pang-apat na bilang. Pagsunod sa mga health protocols para sa kaligtasan ng sarili at ng kapwa. W o HW? Ang tamang sagot ay W. Panglimang bilang. Paglabag sa karapatan ng kapwa na makapamuhay ng ligtas at tahimik. Ano kaya ang tamang sagot? W o HW? Ano ang tamang sagot, mga bata?
tama ka. Ang sagot ay HW. O muli, mga bata, tapikin ang balikat at sabihin sa sarili na ikaw ay magaling. Ngayon, tingnan ang mga larawan. Ano ang ipinapakita nito? Tama! Ito ay nagpapakita ng pagsunod sa mga batas o antuntunin sa isang pamayanan. At yan ang ating paksang aralin sa araw na ito. Ito ay kampanya sa pagpapatupad ng batas, itataguyod ko. Ngayon, sagutan natin ang pag-isipan. Para sa panuto, tingnan at suriin ang bawat larawan. Itay sa comment box ang batas na tinutukoy nito. Handa na ba kayo? Bigyan nyo nga ako ng 2 thumbs up. Salamat mga bata. Unang bilang, tingnan mabuti ang mga larawan. Ito ba ay nagpapakita ng batas pantrapiko o batas panghimpapawid? Ano ang tamang sagot, mga bata? Tama, ito ay batas pantrapiko. Ikalawang larawan. Ito ba ay batas pantao o batas pangkalikasan? Ang tamang sagot dapat ay batas pangkalikasan. Ikatatlong bilang. Ito ba ay nagpapakita ng batas pangkalusugan o batas pangkapayapaan? Ang tamang sagot dapat dito ay batas pangkalusugan. Magaling. Ikaapat na nalarawan. Ito ba ay batas pangkababaihan o batas pambata? Ang tamang sagot ay batas pambata. Magaling! Panlimang bilang, tingnan ang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng batas pangkapaligiran o batas pangkabuhayan? Ang tamang sagot natin dito ay batas pangkapaligiran. Magaling mga bata kung kayo ay nakakuha ng lahat ng tamang sagot. Ngayon, pakinggan natin ang isang dialogo. Makinig tayong mabuti at unawain ito upang masagutan natin ang mga tanong mamaya. Handa na bang makinig? Bigyan nyo nga uli ako ng isang thumbs up. Maraming salamat mga bata. Ang Pulong sa Barangay Pagkakaisa, isinulat ni Maria Emilu E. Chosan. Isang araw, nagpatawag ng pagpupulong sa barangay ang kapitan ng Barangay Pagkakaisa. Maraming mamamayan ang dumalo sa nasabing pagpupulong. Nagsalita si Kapitan Isko, "Magandang araw sa lahat. Ipinatawag ko kayo upang pag-usapan ang pagsasaayos ng ating komunidad. Panahon na para pagtulong-tulungan nating lutasin ang mga problemang pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan
at maging pangkalikasan. Nagsalita din si Mang Romeo. Sa aking palagay, dapat lahat ay kumilos sa mga problemang iyan upang malutas ang ating kinahaharap na suliranin. Sumunod na nagsalita si Aling Linda. Kaya nga dapat tayo ay magkaisa upang mapanatili natin ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating lugar. Pati mga anak natin ay kakatulungin natin sa pagsugpo sa mga problemang ito. Nagsalita din si Vince. Magandang hapon po. Bilang pinuno ng mga kabataan, handa po kaming tumulong. Ito naman ang tugon ni Monique. Maaaring gumawa tayo ng mga poster at slogan upang iparating sa lahat ang ating layunin hinggil sa kalinisan ng ating barangay. Nagbahagi din si Robin. Nais ko po sanang idagdag para sa mga barangay tanod na mas maging mapagmatsyag sa mga pagroronda upang mapanatili natin ang kapayapaan at kaligtasan dito sa ating lugar. Ito naman ang sinabi ni Ileana. Kakausapin ko naman po ang guro namin na hikayatin ang aking mga kaklase na lumahok sa aming pinaplanong pagtatanim ng mga puno sa tabi ng kalsada. Sumagot si Kapitan Isko. Ako po ay labis na nagagalak sa inyong pakikiisa, lalo na sa mga kabataan na naririto ngayon. Hindi lang kayo responsableng anak, kundi isa rin kayong responsableng munting mamamayan. Maraming salamat sa inyo. Ito naman ang tugon ni Emmanuel Jan. Maaasahan po ninyo ang aming tulong. Marami rin pong salamat sa inyong pagpapaalala sa amin ang mga tungkulin na dapat naming gampanan. Sa huli, nagsalita si Kapitan Isko. Muli, maraming salamat sa pakikiisa ng lahat. Naway, napakinggan at naunawaan ninyong mabuti ang usapan sa pagpupulong. Ngayon, sagutan natin ang suriin. Ito ang panuto. Sagutin ang mga tanong sa binasang dialogo. I-type ang letra ng inyong tamang sagot sa comment box. Unang tanong, tungkol saan ang naganap na pagpupulong? A. Ito ay tungkol sa pagsasaayos ng mga suliranin sa barangay pagkakaisa. B. Ito ay tungkol sa lumalaganap na krimen sa lugar. C. Ito ay tungkol sa pagpapatupad ng iba't ibang batas sa pamayanan. Ano ang tamang sagot, mga bata? A. Pangalawang bilang. Mula sa usapan, sino-sino ang makagagawa ng solusyon sa mga suliranin ng barangay? A. Ang mga matatandang tao sa barangay pagkakaisa. B. Ang mga kabataan sa barangay pagkakaisa. C. Ang lahat ng namumuno, magulang, at kabataan sa barangay pagkakaisa. Ang tamang sagot dapat ay C. Pangatlong bilang.
Ano ang maaari mong maging suwestiyon sa mga suliraning ipinahayag? A. Kulihin ang lahat ng taong uuwi ng hating gabi. B. Panatilihin ang health protocol para sa kaligtasan ng lahat. C. Hayaan ang mga bata na makapaglaro at maging masaya sa labas ng bahay. Ang tamang sagot ay B. Pang-apat na bilang. Sang-ayon ka ba sa mga inilahad na suwestiyon ng mga mamamayan? Bakit? A. Oo, upang laging ligtas at protektado ang bawat mamamayan sa barangay. B. Oo, para marami ang maparusahan. C. Hindi, dahil malaya ang bawat mamamayan na gawin ang nais niya. Ano ang tamang sagot, mga bata? A. Panglimang tanong. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong makadalo sa pagpupulong, ano ang maaari mong maging suwestiyon sa mga suliraning ipinahayag? A. Magkaroon ng maayos na sistema ng pagtatapon ng mga basura. B. Ipagbawal ang pagdumi ng mga aso sa kalsada. C. Lahat ng nabanggit ay dapat gawin. Ang tamang sagot natin sa bilang na ito ay C. Magaling, mga bata. Ngayon, ang ating susunod na gawain ay pagyamanin. Para sa ating panuto, piliin ang angkop na programa sa loob ng kahon ayon sa ipinahahayag ng bawat pangungusap. I-type sa comment box ang inyong tamang sagot. Handa na ba kayo, mga bata? Pakibigyan nyo nga uli ako ng dalawang thumbs up. Maraming salamat. Unang bilang, gumawa ng poster upang labanan at sugpuin ang paglaganap ng droga sa lipunan. Ito ba'y pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkapayapaan, pangkalikasan o pangkalusugan? Ano ang tamang sagot, mga bata? Pangkapayapaan. Pangalawang bilang. Makilaho sa paggawa ng mga poster tungkol sa pangangampanya laban sa COVID-19. Ito ba'y pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkapayapaan, pangkalikasan o pangkalusugan? Ano dapat ang tamang sagot natin dito, mga bata? Pangkalusugan. Pangatlong bilang. Nakikilako sa Green Up Drive ang mga mag-aaral at magulang ng paaralang elementarya ng Arcadio Diato. Ito ba ay pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkapayapaan, pangkalikasan o pangkalusugan?
Ang tamang sagot natin dito dapat ay pangkalinisan. Pang-apat na bilang. Naglagay si Jonah sa kanyang Facebook ng mga paalala o anunsyo tungkol sa mga dapat tandaan sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol, sunog at bagyo. Ito ba ay pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkapayapaan, pangkalikasan o pangkalusugan? Ano ang tamang sagot natin dito, mga bata? Pangkaligtasan. Panghuling bilang. Ang grupo ng mga kabataan ay sumali sa benefit concert sa pangangalaga ng kalikasan. Ito ba ay pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkapayapaan, pangkalikasan o pangkalusugan? Ang tamang sagot ay pangkalikasan. Kung kayong lahat ay nakakuha ng tamang sagot, binabati ko kayo. Ang ating susunod na gawain ay isagawa. Para sa panuto, ito ang ating gagawin. I-type ang oo sa comment box kung ginagawa mo ang pahayag. At hindi kung hindi mo ito ginagawa. Unang bilang. Tumatakas ako sa paglilinis ng silid-aralan kapag araw ng paglilinis ng aking pangkat. Oo o hindi? Ang tamang sagot dapat ay hindi. Ikalawang bilang. Nakikiisa ako at tumutulong sa programang pangkalinisan at pangkapaligiran sa aming paaralan. Oo o hindi? Ano ang inyong naging sagot, mga bata? Oo. Ikatlong bilang. Pinupulot ko ang mga kalat sa pasilyo ng paaralan kahit walang nag-uutos sa akin. Oo o hindi? At ang tamang sagot dapat ay oo. Ikaapat na bilang. Itinatapon ko sa bintana ng sasakyan ang mga balat ng pagkain matapos kumain kapag ako'y nasa biyahe. Oo o hindi? Ano ang tamang sagot dapat dito, mga bata? Hindi. Panlimang bilang. Pinipitas ko ang mga halaman at bulaklak sa parke. Oo o hindi? At ang tamang sagot dapat natin dito ay hindi. Kung kayo ay nakakuha ng 5 tamang sagot, tapikin ang balikat at sabihin sa sarili na ikaw ay magaling. Mga bata, lagi natin ito tatandaan. Ang batas ay koleksyon ng mga alituntunin na itinakda ng institusyon
upang pangasiwaan ang kilos at gawi ng mga tao sa lipunan. Ito ay ginawa upang sundin ng mga mamamayan. Ang batas ang gumagabay sa mga mamamayan sa kung ano ang tama at mali. Nagtatakda rin ito ng kaparusahan sa mga individual na lalabag sa mga alituntunin. Ang pagpapatupad ng mga alituntunin ito ay pinangungunahan ng otoridad upang magkaroon ng katahimikan at kaayusan sa bansa. Lagi natin itong tatandaan, mga bata. Para sa ating huling gawain, ating sagutan ang kayahin. Ito ang ating panuto. I-type ang tama sa comment box kung wasto ang pahayag at mali kung hindi wasto. Unang bilang. Kailangang makiisa sa pamahalaan sa pangangampanya at pagpapatupad ng mga batas. Tama o mali? Ano ang tamang sagot natin, mga bata? Tama. Ikalawang bilang. Makiisa at sumunod sa curfew na ibinigay ng punong barangay. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot natin dapat ay tama. Ikatlong bilang. Huwag sasama sa pagtatanim ng mga puno, lalo na kung ito ay gaganapin sa mga bundok. Tama ba ito o mali? Ano dapat ang ating sagot? Mali. Ika-apat na bilang. Pagsuway sa alagad ng batas. Tama o mali? Ang sagot dapat ay mali. Huling bilang. Pakikipagtulungan sa mga leader ng Clean and Green Project na inilunsad sa inyong barangay. Tama o mali? Ang sagot natin dapat dito ay tama. Mahusay, mga bata. Binabati ko kayo sa inyong pagsagot sa lahat ng ating mga pagsasanay. Para sa ating karagdagang gawain, gumawa ng isang slogan tungkol sa batas na nangangalaga ng ating kapaligiran. Ngayon, mga bata, tapos na tayo sa pag-aaral ng ating aralin. Maraming salamat sa inyong palagi ang panunood, pakikinig at pakikisa sa ating mga talakayan sa edukasyon sa Pagpapakatao 5. Siyempre, sa pamamagitan ng Balinsuela Live. Tandaan, ang batang Balinsuelano marunong sumunod sa mga batas o alituntuning ipinatutupad sa komunidad. Hanggang sa muli, mga bata, isang ligtas na umaga sa ating lahat. Paalam!